Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. This is your boy Manu. And today, ang pag-uusapan natin ay kung paano ko nga ba pinapaganda yung aking boses sa mga ganitong classic setting ng aking video. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung secret kung paano ko tinitimpla o so i-reveal ko yung gear kung ano yung ginamagamit kong microphone. If you're new to this channel, welcome. And also, kung luma ka naman na aking masugid na subscriber, maraming salamat sa pagbabalik. Please don't forget to subscribe to this channel guys, and also so click that bell notification icon para ma-notify ka sa bawat upload ko, and also like this video kung sa tingin mo helpful to para sa iyo, and makakatulong na rin yan para mag-rank ang aking video dito sa YouTube world. And also by pressing like ay makakatulong itong makita ng iyong mga friends. Syempre mas powerful pa rin ang share video or direct link share, kaya please kung sa tingin mo kailangan ng kaibigan mo to, huwag kang magkatubiling i-share ito sa iyong Facebook, and huwag mo kalimutan itag Papi. Kapag ikaw naman ay may katanungan o kaya violent reaction, o kung sa tingin mo meron kang opinion, please comment down below. I will try my best para sagutin ang iyong katanungan, and also make a follow-up video if ever na magustuhan ko ang iyong tanong at nakita ko na helpful ito para sa maraming tao. Okay guys, so simulan natin ito sa microphone na aking ginagamit. Ginagamit ko ang AKG microphone. Ito, AKG siya. Same model lang kung ano yung narinig niya dito. Binili ko siya sa isang store dito sa Pilipinas. Sige, sasabihin ko na Lyric. Baka naman. So bubuksan natin siya. Hindi to unboxing video. Papakita ko lang mabilis kung ano yung gamit ko na mic. So ang AKG ay isang large diaphragm condenser microphone. Ang model na to ay C214. Mag-focus ka. There you go. Okay, so maganda sa kanya, meron siyang shock. So ang shock ay pinipigilan yung dug-dug-dug-dug na naririnig nyo sa microphone pag nagagalaw, tulad nito. So napipigilan yun. And also may kasama siyang filter. Gagawa ako ng review about dito sa microphone na to, kaya huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa channel na to. Alright guys, so tungo tayo or punta tayo dito sa OBS. Ang OBS ay isang streaming, isang software ginagamit for streaming, also recording videos from your computer. So ngayon yun yung gamit ko. So dito na ako sanay. May mga ibang options dyan, pero sa tutorial na to, ang gagamitin ko ay OBS para sa mga aking manonood. Alright, so hindi ko rin itatakil dito sa video na to ang microphone settings, but instead, magpo-focus tayo kung paano ko napaganda yung sound ng ganito. Alright, so kung makikita ninyo guys, meron tayo ditong mic / aux. Dito, pumapasok yung mic signal from my mouth to the microphone. Ang goal ko lang talaga lagi kapag nasa OBS ay umabot ako ng red line. By experience, by testing and doing this for 1 year or 2 na, ito yung pinaka the best gain na nakukuha ko, and yung quality, ito yung pinaka the best, no? So pasok tayo dito sa filters. So para makapasok sa filters, pinutin lang natin yung gear icon ng mic kung saan may signal yung microphone ninyo, and then click natin yung filters. So makikita nyo dito guys ay meron ako noise suppression dito na plug in, a filter, compressor, VST, gain and limiter. Ipapakita ko lahat sila as we go, and para makita ninyo yung kanilang difference. First is noise suppression. Ang noise suppression guys, ang ginagawa nyo lang is tinatanggal nyo yung background noises na meron na napipick up ng microphone ninyo. Ang compressor naman, siya yung nagpapantay, siya yung nagpa-plancha, siya yung clamp, no? Siya yung nagbibigay ng kapantayan sa ating boses. Sa natural kasi, hindi pantay-bantay yung boses natin. Dynamic siya. So, using the compressor, ang gagawin niya is papantayin niya. Kapag mahina yung boses mo, siya yung magtatrabaho para pantayin yun. Okay? So next, ang VST plug-in. Isa siyang filter na kung saan gumagamit ako ng standalone re-EQ. So ang standalone Rick EQ ay isang equalizer galing Reaper. So ayan guys, so ang ginawa ko lang ay meron ako dyan ng mga settings na nilagay para gumanda ng konti ang aking boses. So yung gumamit lang ako ng band, boost ng konti sa 158 ng 2 dB, kung makikita ninyo, 158 Hz, 2 dB. Kung masyadong technical, kopyahin nyo na lang. Hindi sa lahat ng panon ay gagana ito sa case nyo kasi ang mga microphone ay iba-iba. So, ito lang yung the best setting na gumana sa akin majority sa mga microphones na meron ako. Next is the dip tayo ng konti ng 700 Hz. Ito guys, ng 2 dB. Bawas yan. Pag sinabi kong dip, bawas, no? Okay, so next is boost tayo around 3.2 ng 1.6 dB para magkaroon ng konting shine. Konting high-end yung ating boses, no? So, kumbaga sa luto ay paminta, sa asin at paminta. Alright, so next plug is gain. So, nag 30 dB lang yung sinet ko dyan. And then limiter lastly, so, alam ko wala akong ginawa rito.
Okay. So, i-disable ko lahat sila para marinig niyo yung difference and isa-isa ko silang enable para sa inyo. Okay, sa ngayon, napakahina ng boses ko. Kung makikita nyo dito sa meter, mahina talaga siya. Okay? So, ang first na i-on natin is noise suppression. Kung makikita ninyo, pag hindi ako nagsasalita, walang nangyayari sa meter. So, i-off natin. Wala pa rin kasi yung mic ko tahimik talaga. Pero sa mga maiingay na mic at nakakasagap ng noise suppression ay nagtatanggal siya ng mga background noises. Next is the compressor. So, papantayin niya lang. Lagad lang ako ng 0.6 dB dito guys. 4:1 ratio. So, okay na yan. Huwag niyo nang galawin. Yung attack tsaka release, okay na yan. Next is the EQ. The re-Q plug-in. And then, ito lalakas na. Oh, yan, lumakas na siya because of the gain. And then, limiter lang. So, ito lang yung aking secret kung paano ako pinapatunog ng maganda yung aking mga OBS video or kung paano ako nag-stream sa internet. Alright guys, so if you like this video, don't forget to subscribe to my channel. So, may mga lalabas-labas dyan na mga channel. So, please don't forget to follow me on Instagram and also on Facebook. Nandun ako, mga nagpo-post din ako ng mga content doon. And also, meron ako sasabihin sa'yo. Alam ko na dumaan ka rito sa video kasi nakita mo to. Alam ko na naghahanap ka ng way para ma-improve mo yung audio quality mo. Sasabihin ko lang sa'yo, kaibigan. Papi, huwag kang susuko. Sa lahat ng bagay na pinagdadaanan mo sa buhay, kung ano man yan, huwag kang susuko. Gamit ang tiyaga, makakamit mo ang nilaga. Okay? So, yun lang, papi. Maraming salamat sa pagdalo sa channel. Don't forget to share this video. Like, comment, subscribe, and also click the notification icon. Gumagawa ako ng iba't ibang videos dito. Nagdrums ako, nagigitara ako, nagtuturo ako. And I hope sa lahat ng mga videos na nire-release ko ay matulungan ko or makapag-contribute ako dito sa mundo ng maayos. I will say goodbye for now na, and then see you on the next video. Alright, let's go!